Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang reaksyon ni Spence sa pagdalo ni Crawford sa kanyang laban. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So madami nga po ang nagulat kahapon nang makita ang WBO welterweight champion na si Terence Crawford na nanood ng live sa mismong venue ng laban ni Spence at Danny Garcia. Talagang dumayo pa kasi si Crawford ng napakalayo upang masaksihan lamang ang bigating laban na ito. Ngunit nakatikim nga po ng boo sa mga fans si Crawford matapos itong i-close up sa big screen ng stadium. Kung saan maiintindihan naman natin kung bakit ayaw sa kanya ng mga tao doon dahil hometown kasi ni Spence ang Texas. Subalit madami nga po ang nag-isip na kaya nanood si Crawford ng live ay upang pagkatapos manalo ni Spence ay tataas sa ibabaw ng lona si Crawford upang magkahamunan ng dalawa. Kagaya ng ginawa ni Spence kay Pacquiao noong talunin ni Spence si Mikey Garcia. At kagaya din ng paghamunan ni Keith Thurman at Danny Garcia matapos manalo ni Garcia dati sa kanyang laban. Subalit sa kasamaang palad nga po mga idol ay hindi lang pinansin ni Spence si Crawford at hindi man lang binanggit ang pangalan nito sa kanyang post-fight interview. Kung saan madaming fans ang naghinala na baka nadismaya at napaasa si Crawford dito. Dahil syempre dumayo pa yung tao ng napakalayo at umasang magkakaroon ng eksena at ingay pagkatapos ng laban. Sa interview nga po ni Spence sa backstage ay sinabi nitong hindi naman nakatulong ang pagdayo ni Crawford sa laban niya upang mas maging maingay ang kanilang mga pangalan. Wala din umano siyang pakialam kay Crawford dahil kailangan daw panindigan ni Crawford ang mga salitang binitawan niya ng paulit-ulit na hindi siya nag-aalala kay Spence at hindi niya kailangan si Spence upang masecure ang kanyang legasiya. Ayon kasi kay Crawford ay mas madami siyang achievements kay Spence kaya hindi niya naman ito kailangan. Si Spence daw talagang may kailangan sa kanya. Kaya naman nagtaka si Spence dito at sinabing kung ganun talaga ang pananaw ni Crawford, eh bakit siya dumayo-dayo upang panoorin ang laban niya kay Garcia? Hindi niya umano alam kung ano ang ginagawa ni Crawford dito. At sa huli nga po ay medyo napahiya si Crawford dahil sinabi ni Spence na kailanman ay hinding-hindi siya dadayo at pupunta sa mga laban ni Crawford dahil wala siyang pakialam dito. Kung saan may punto naman si Spence mga idol dahil kung wala ka talagang pakialam sa isang tao at hindi ka dito nag-aalala, eh bakit ka dumayo at bumiyahe ng napakalayo upang panoorin lamang ito? So bukod nga po sa promoters ay isa sa pinakamatinding balakid kung bakit hindi matuloy-tuloy ang bakbakan ay dahil sa usapang salapi. Ayaw po kasi ng dalawa na mas malaki ang kikitain ng isa't isa. Pareho kasi silang naninindigan na dapat mas mataas ang kita nila sa bawat isa. Ngunit para sa akin mga idol ay may mas karapatan si Spence na mag-demand at makakuha ng malaking kita kaysa kay Crawford. Dahil unang-una ay dalawa ang titulong hawak ni Spence. Pangalawa ay mas sikat si Spence at mas patok ang mga pay-per-views niya kaysa kay Crawford. At pangatlo naman ay masubok na si Spence dahil ang mga tinalo niya ay sila Kell Brook, Danny Garcia, Mikey Garcia at Sean Porter. Habang si Crawford naman ay isa lamang ang titulong hawak. Madalas din langawin ang kanyang mga pay-per-view events. At ang kanyang pinakamalalakas lamang na nakalaban ay ang maliit na si Yorkis Gamboa at ang matanda at past prime na sila Amir Khan at Kell Brook. Sa kabilang banda naman mga idol ay naging bigla ang ingay ang simpleng tweet ni Pacquiao sa pagbati niya kay Spence sa panalo nito kay Danny Garcia. Dahil sa simpleng pagbati ng ating pambansang kamao ay agad na ginawa nito ng mga tanyag na boxing websites ng mga articles. Dahil may suspecha silang may ibig sabihin ang pagbati ni Pacquiao na yon. At pwede daw talaga na isang paraan lamang yun ni Pacquiao upang ipahiwatig kay Spence na interesado siyang labanan ito sa unang bahagi ng 2021. Ganun pa man ay ayokong bigyan ng mali siya ang simpleng pagbati ni Pacquiao dahil kilala naman natin ang ating pambansang kamao na talagang napakabait na tao. Binabati niya naman talaga lahat. Sumagot din naman si Spence sa tweet na yun ni Pacquiao ng "Thanks buddy." So ayan nga po ang latest boxing news today mga idol. Comment down below your opinions at huwag kakalimutang mag-subscribe for more sports talk.